meron kang money to fork, gusto mo lagyan ng remote lockout, bago ka bumili nito, panoorin mo ang video na ito. So I guess everyone knows kung ano ang remote lockout. Para dun sa ilan na hindi pa nakakalam, ito yung ginagamit na ilalagay mo sa iyong handlebar para dun mo na isi-switch on and switch off your suspension, or kung i-open and close mo yung suspension. Alam mo naman yun, di ba? At since ang pinaka-common ng mga money to forks dito sa Pilipinas ay ang machete at markor, itong dalawang kit lang na to ang pag-uusapan natin. Itong hawak ko ngayon na remote lockout, ito, at cable housing, pwede itong gamitin sa markor at sa machete. Ang pagkakaiba lang ay yung quick toggle switch na nilalagay mo sa iyong tinidor. So ano ba yung mga quick toggle switch na yun? Actually, ito yun, nakasupot, nakalagay siya sa plastic na ganito. Ito yung kasama niya, yung kanyang lever. And aside from the lever, meron siyang kasamang ganito na pang markor or pang machete. So paano mo malalaman kung pang markor or yung merong markor is comp lang kasi. Ang machete, merong mga ABS type yan. So, ito yung key difference nitong dalawa. Itong plastic na to, ito yung ginagamit sa markor. Sinasalpak lang siya sa loob. Pakikita ko mamaya pag nag-install na tayo ng pang markor na toggle switch. Quick toggle. At ito naman yung pang machete or yung may mga pang ABS. Ito gawa sa aluminum. Hindi ko mapapakita kung paano to i-install, but I will give you an idea kung paano siya ikinakabit pag machete yung gamit natin. Or yung mga fork na merong ABS na manito, syempre. So another key difference, ito naman yung spring na kinakabit natin sa loob ng toggle switch para sa mga ABS type na manito or para sa machete. Ito naman yung ginagamit para sa markor. As you can see, yung size difference nila. Mas malaki yung sa markor compared dun sa pang machete. Tulad nga ng sinabi ko, yung toggle switch dun na nilalagay sa handlebar or yung switch na nilalagay sa handlebar is parehong-pareho lang din. Mga markings, design, and yung cable housing. So ngayon, papakita na natin kung paano mag-install ang quick toggle switch sa markor. Ang tools lang na kailangan natin ay itong Allen. Hindi ko alam kung 1.5 or 2 para matanggal yung tornilyo na nandoon sa top cap na yan. Top cap ba tawag yan? Quick toggle. Ito yung quick toggle switch na pang markor gawa sa plastic. At ito naman yung pang machete or pwede rin sa R7 gawa sa aluminum. So itong plastic na to, sa kit yun din ang kasama. Pero ito yung kasama dun sa kit ng pang machete. Ito naman yung metal plate or washer. Parang washer na nilalagay para sa mga machete type or R7. Meron tong kasamang spring, yung pinakita ko kanina. Medyo maliit lang. So, dadrop mo muna yung plate na yon, and then, itong spring. Tsaka mo siya ilalagay. Yun ang itutusok mo dun. Or itatapat mo dun sa butas na nakalagay doon sa washer. So punta naman tayo sa markor. Ito yung ginagamit naman na pang markor. Gawa rin siya sa plastic. So idadrop mo lang siya, isasakto mo lang. Meron yung groove sa loob eh. At ito yung tornilyo na kinakabit natin doon sa toggle switch. So, pag kinuha mo yung toggle switch mo, baliktarin mo lang. Yan yung actualing butas. Pero dito natin sa ilalim ilalagay yung tornilyo. Pasok mo lang yan dyan sa slot na yan. At pag medyo secure na yung pagkakapasok mo nung tornilyo na yun, dito naman sa side na yan, mo ipapasok yung isang part ng tornilyo. So, alin ang gamit, make sure lang na hawakan mo yung ilalim para hindi malaglag. And then, ito tornilyo mo na. Pero wag mong sisikapan at hindi mo maipapasok yung cable na iikot natin dyan or ipapasok natin dyan mamaya. Sa gilid, meron kang makikitang parang slot na pwede mong daanan ng cable. So, iikot natin pa ganyan yung kable, papasok natin dun sa may tornilyo. At pag tinaob mo naman or binaliktad mo yung cap, meron kang makikitang pasukan ng spring. So, yung nakalawit na yan,
isusok-sok mo na lang doon. Dalawang side yan eh, pero mamili ka na lang kung saan mo siya ilalagay. So yung nakalawit naman na yun na isa, dito mo naman isasalpak sa plastic cup na to na paglalagyan mo para makuha mo yung tension ba ng spring. So check mo na lang kung saan mo ipapasok doon. Meron siyang apat na available na slot. Depende kasi minsan kung paano mo ikabit or kung anong trip mong pwesto ng cup at saka nung toggle switch. Isang tip nga pala para mapadali, buuin mo muna siya katulad yan bago mo isalpak dun sa tinidor. Kasi kung dyan mo isasalpak mismo pa isa-isa sa tinidor, mahihirapan ka. At katulad nung nasabi ko kanina, meron na apat na pagsusuksukan ng spring. So hanapin mo katulad nito, yung una kong kabit is medyo mahina yung tension. So ang masasuggest ko lang, bunutin mo, hanapin mo kung saan pwesto na medyo mabilis ang pagbalik ng switch. Munti ko na malimutan, make sure nga pala na nakaturn siya sa open position. So tanggalin muna natin ang ating grips at brake lever para maisalpak naman natin ang remote lockout ng ating Manitou fork. Binalik ko muna yung grips and yung brake levers para matansya ko yung pwesto. And after maipwesto ko sa gusto kong position yung lever, kabit naman natin yung cable housing. At pag nakabit mo na yung cable housing, ipasok mo lang dun sa butas na yon at iikot mo around dun sa quick toggle switch na yan. So pasok mo lang yung cable, merong butas dun. Yan dyan, may butas yan dyan. At yun yung merong tornilyo kanina na pinakita ko. So batakin mo lang, make sure na may proper tension bago mo higpitan yung tornilyo. Make the necessary adjustment na lang para pagpitik mo nung lever, medyo pumipitik siya pabalik. Sa una, medyo masikip yan. Hanapin mo na lang yung location ng spring na sinabi ko kanina. So, timpla-timplahin mo lang. Hanapin mo lang yung tension niya, kumbaga. And then, put some tension bago mo siya isalpak para pumipitik siya pabalik. Episode na to. Thank you for watching. Don't forget to click that subscribe button. God bless.